Narito na ang PTV Balita ngayon. Nakahanda na ang Metro Manila Council sa ikinakasang tigil pasada ng ilang transport group sa Lunes. Ayon kay MMC President at San Juan City Mayor Francis Zamora, inatasan na niya ang mga barangay at lokal na pamahalaan sa Metro Manila na ihanda ang kanilang sasakyan na tutulong sa mga maapektuhang commuter. Ang Metro Manila Development Authority naman, ikinokonsidera na suspindihin ang number coding scheme. Nakahanda rin anya ang PNP na umagapay sakaling harangin ng ilang grupo ang mga tsuper na ayaw makilahok sa tigil pasada. Matatanda ang tutol ang ilang transport group sa PUV Modernization, kaya nais nilang magsagawa ng tigil pasada. Gayunpaman, umaasa naman ang MMDA na hindi gaanong makakaapekto ang tigil pasada, lalo't maraming transport group ang nagsabing hindi makikiisa sa transport strike. Kung tinatawag nilang Magnificent Seven na binubuo ng malalaking transport groups, ay nagsabi na hindi sila magpa-participate doon po sa transport strike. Ganon din po yung ibang LGUs na may transport network na nag-ooperate sa kanilang lugar. Marami rin po ang nagsabi na hindi po lalahok. Samantala, sa ating weather update, makakaranas pa rin ang pag-ulan ng malaking bahagi ng bansa dahil sa shear line at hanging amihan. Ang Caraga at Davao Oriental ay makakaranas ng maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat na posibleng maging sanhi ng landslide o pagbaha. Ang Cagayan Valley, Bicol Region, Apayao, Aurora, Quezon, Marinduque, Romblon, Oriental, Mindoro, Palawan, Visayas at nalalabing bahagi ng Mindanao ay may parteng maulap hanggang sa maulap na papawirin na may kalat-kalat na pag-ulan, pagkulog at pagkidlat dahil sa hanging amihan at localized thunderstorm. Ang Metro Manila at buong Luzon ay may parteng maulap hanggang sa maulap na papawirin na may mahinang pag-ulan dahil sa hanging amihan. Katamtama naman ang pag-alon sa mga karagatan sa buong bansa. Alamin naman natin ang ibang balita mula kay Ala Sunduan ng PTV Cordillera. Ngayon mga aldaw, Luisa, umadado na kitang sagsagaba iti nagdudumakit at i-cancer na at akumuda rin ti Cancer Institute, Baguio General Hospital and Medical Center. Malibu 2019 naging 2021, ilista ti BJHMC Cancer Institute. Ti kangatuan nasabyan a pasyente no dilikadag iti daduma a Comprehensive Cancer Center iti Pilipinas. Mangijajaya ti Cancer Institute iti konsultasyon, surgical oncology, infusion services kan nagdudumapay nga oncology services. Iti datos ni BJHMC di 2022 dagiti breast cancer patients ti kaduanan admit iti pasilidad. Kas Advanced Comprehensive Cancer Center of the North paggapay ti BJHMC nagbalin na sustainable one-stop shop cancer center. Itadama sa nga 88 ti cancer specialists iti BJHMC. Dinayo mo ti DOH na pinta sa performance sa hospital iti cancer control. Natibkot ti partnership da iti BJHMC tap matunungan na iti pasyente nagsagsagabakan nakalasat iti cancer. And this is our appeal sa national government to give us the necessary accreditation to have the training programs here in Northern Luzon, not only in Metro Manila, so that we can help develop ourselves, so that we can distribute the manpower in all the other hospitals and provinces toward throughout Northern Luzon. Iti dadumapay adamad tunggal bulan ti Marso, agrugya may lista lagi ti incident iti forest fire iti Cordillera, may basar iti observasyon ti Bureau of Fire Protection. Ita Fire Prevention Month, nakatutok ti ahensya kan dagiti stakeholders iti panglipotumpal kan dagiti mitigation kan prevention activities. Sigun iti BFP, kang runan na posible arason iti forest fire ti kaingin kan panagpuro iti basura kan dagiti saan nga umno ang lugar. Itatawan adnan ti 42 forest fire incidents iti Cordillera. Kan kanunungan mo ti BFP ti reactivation ti interagency task group tapno magsayan dagiti fire incidents kan ti epekto ti El Nino phenomenon. Sigun mo ti Office of Civil Defense Cordillera baban iti upat a framework as system synergy, synchronization kan sustainment nakasagana ti task group tunggal adda ti kalamidad kas iti kuram.
Mostly kasi, ang forest fire kasi, mostly si mga kulay. Nag-umpisa yan sa tawag to, sa mga kaingin, ganun. Tapos sa summer season, ganun. Yun lang naman. But based on the statistics, hindi naman tayo tumataas, but rather, kaya nga yung campaign natin, pinapalakas natin, particularly on this matter. Pagka may forest fire, so nagka-crack yung mga soil natin. Ano ang after the summer, anong susunod? Tag-ulan. So yung mga tubig magsisip in, no? And then it will saturate the yung mga lupa. No, magsisink din sa kasi mainit, magbibitak-bitak yung lupa eh. Pag nagbitak-bitak yung lupa at wala nang roots, mga puno, so yung degree of saturation ng tubig ay mas malaki. Dagita-dagiti damdamag, manipod ito'y PTB Cordillera. Siya ni Ala Sungduan. Balik sa'yo, Luisa. Maraming salamat, Ala Sungduan. At yun ang mga balita sa oras na ito. Para sa ibang updates, i-follow at ilike kami sa aming Facebook at Twitter sa @PTVPH. Ako si Luisa Erispe. Magandang umaga.